Hindi na nga binigyan pagkakataon ni Cherry si Paco na makilala ito ng kanyang anak. Sa parte ng therapy at para malaman na kung okay na ang memory ni Dave, tinanong ng doktor kung ano ang naalala ni Dave sa mga larawang pinapakita niya. Sinabi niya na mahilig silang mag-camping ng mga kapatid niya, kahit sa bakuran lang nila. Sinabi rin nito na nauna sugatan si Seb ng malaki, sabay pinagalitan sila ng kanilang ama maliban kay Paco. Sunod na pinakita ang larawan sa kasal nila Paco at Cherry. Inilarawan ni Dave ang naalala niya sa litratong pinapakita sa kanya ng doktor. Sinabi niya na pinakamagandang wedding, masaya, puno ng tawanan, at higit sa lahat, buo ang pamilya nila. Dave, pamilya ko sila. Kasama ko ang pamilyang nagmahal sa akin ng totoo. Hindi niya mapigilang maluha habang sinasabi sa doktor ang bigat ng nararamdaman niya. Sinabi niya na kung may motivation man siya para bumangon, ay dahil na din sa pamilya niya. Habang umiiyak ito, ay binabanggit niya na miss niya na ang masasayang alaala na nangyari sa pamilya niya. Matapos ang test na ginawa sa kanya ng doktor, sinundo ito ni Drew. Nagsabi ito sa kapatid niya na naiihi na siya. Drew, sige, dadalhin kita sa CR, okay? Pero sa hindi inaasahan, naihi na ito sa short niya. Humingi ng paumanhin si Dave sa nagawa niya. Ang sabi ni Drew ay okay lang, dahil may dala naman daw silang baong pampalit. Sinabi ni Dave na mag-hire na lang sila ng caregiver, pero hindi pumayag si Drew, dahil mas nanaisin niya na lang na siya ang mag-alaga sa kanyang kuya Dave. Humingi ng tawad si Dave sa kanyang kapatid habang umiiyak. Inalok ng mga tauhan nila na sila na lang ang gagawa ng trabaho, pero si Seb ay mas gusto niyang siya na ang gumawa nito. Seb, nakapag-close ako ng deal kanina. Kami na ang magsusupply ng karne sa isang bagong chain of restaurants na may 30 branches all over the country. Proud ka na ba sa akin, be? Kuling, lagi naman. Ikaw lang wala akong bilib sa sarili mo eh. Umutugtog ka pa ba? Seb, paminsan. Kuling, minsan turuan mo ko ha? Napalingon si Seb nang may tumawag sa pangalan niya. Si Cherry, kasama ang anak nito si Malaya. At naglaho na din si Colleen sa harapan niya. Tumalaw si Dave at Drew sa puntod ng tatay nilang si Don Freddy. Sinabi ni Drew na kung buhay pa siguro ang tatay nila, ay galit na galit ito ngayon sa kanila dahil pinabayaan lang nila ang pinaghirapan nito. Sinabi ni Dave na baka sabihin niya na mabuti naman na mas mabuting tao ang mga anak ko kaysa sa akin. Drew, sasabihin niya sa akin, ang tanga mo, magpakulong ka. Dave, o baka sabihin niya na proud siya sa'yo. I guess we will never know.
Dumating si Sep at sinabi sa mga kapatid niya na may gustong kumausap sa kanila. Nilapitan ni Drew si Cherry para yakapin at humingi ng tawad. Drew, I'm really really sorry, Ate Cherry. Hindi ako mapapagod na humingi ng sorry sa'yo. Hinayaan na muna nilang makapag-usap si Dave at Cherry. Dave, napatawad mo na ba kami?